Okay, nagbabalik po ang Balitalakayan at sa pagkakataong ito, makakausap po natin sa telepono si Labor Secretary Silvestre Bello III. Pag-usapan natin ang issue ng deployment sa Israel at ang kahilingan po ng Department of Tourism na igsian na ang quarantine protocols para sa mga umuwing OFW. Good morning po sa inyo, Secretary Bello. Well, good morning po. Opo. Kumusta na po? Maililift na po ba natin ang temporary ban sa deployment ng mga OFW sa Israel? Hindi muna, Weng. Kailangan obserbahan man muna natin ang tunay na kalagayan doon. Kasi bagamat merong ceasefire agreement, kailangan matyak muna natin na tutuparin nila yung kasunduan na yon para sa kaligtasan ng ating mga OFW. Opo. Sa ngayon po ba, kumusta po ang mga OFW natin na nandun na sa Israel po ngayon? Okay naman sila doon, Weng. Ever since, kahit nung nag-start ang armed conflict, wala naman nagdadamay tayong kababayan. Wala na sasaktan, wala na di-displaced, tigit lahat, wala po namamatay sa ating kababayan doon. Pero sa ngayon po, alam natin marami yung pangailangan ng Israel for caregivers na mga Filipino, di po ba? Totoo yan, Weng. Totoo yan. Kailangan, in fact, hinihingi sa akin ni Ambassador ng Israel, 5,000 eh. Oh. So, ang atin pong parang pinaka-protocol ay 1,500 lang po ang dapat na maipadala. May consideration po ba para mas maitaas pa? Wala naman tayong limitation pagdating sa mga caregivers. Oo, walang limitation dyan, Weng. We can send as many as they want. Mm-hmm. Kaya lang, wag muna ngayon, tignan muna natin ang tunay na kalagayan doon. Pagka natitiyak natin ang kanilang kaligtasan, then we can already start deploying them. Doon po naman sa issue ng mga bumabalik nating OFW, hinihiling po ng Department of Tourism na medyo ibaba na from 10 to 14 days ay mas maigsian pa po yung kanilang pagtigil sa mga quarantine facilities na pinagdadalan sa kanila. Anong tingin po ninyo dito, Sec? Nako, suportado ko yun, Weng. Katunayan nga. Maaaring ibalik sa dati, hindi mas maganda sana kasi unang-una, yung mga OFW natin na ilang taon na nandun sila sa ibang bansa, namimiss ang mga magulang, ang mga kamag-anak at nauwi sila dahil nga sa pandemya. Ngayon, ipa-quarantine mo sila ng 14 days o 10 days, medyo hindi maganda para sa kanila. Pero ganun nga, dahil yun ang protocol sinusunod natin. Pero tama naman yun, I'm supporting the suggestion of Secretary Berna na kung maaari ay iksian na lang yan yung quarantine period. Kung maaari hanggang maximum of 7, no? Mm-hmm. Alam po namin na nakakarga sa OWA ang pondo para dito sa mga na i-quarantine po natin na mga bumabalik na OFW. Kumusta naman po yung pondo na ginagamit? Meron pa po bang mapagkukunan? Salamat naman kay President Duterte, Weng. Makailan lang, about 2 days ago, ay in-approve niya yung request ni Administrator Taktak ng OWA na additional funds. I think mga umabot ng 5 billion para sa ating mga OFW. So, yung 5 billion, Sec, hanggang kailan lang po ito magagamit? Abutin naman siguro yan na mga hanggang September, gano'n. So, September, medyo mabilis pong lumilipas ang araw, Sec, eh. Tama nga dyan, Sec. Pero alam mo naman, pagdating sa mga OFW, hindi natin problema kay Presidente dahil sobrang pagmamahal niya sa mga OFW. Anytime na humingi kami, bagamat hindi naman nagbibigay lahat, pero nagbibigay naman. May mga i-repatriate pa po ba tayo ng mga kababayan natin na gusto nang umuwi sa Pilipinas dahil sa pandemya?
Marami pa rin, marami pa. Kung mga siguro, maabot pa siguro may kita 10,000 pa. So, sa ngayon po, ano yung ginagawa po ng DOLE at ng OWA para matulungan naman po itong mga OFW natin pag-uwi nila, wala po silang trabaho? Well, unang-una, Weng, alam mo naman, may programa kami na ACAP, no? Yung abot sa kamay sa pagtulong sa ating mga OFW. Lahat ng mga OFW na-displaced o nawala ng trabaho dahil sa pandemya, binigyan natin ng $200 kung nandun pa sa on-site sila, no? Pero kung nakauwi na sila, yung equivalent of 10,000 ang binibigay natin sa kanila. At pagdating ng ano, pagka mga OWA members mga yan, they're entitled to yung reintegration program. Mayroon livelihood, may mga assistance, scholarship, ganun. Maraming mga programa para sa kanila. Mm-hmm. So, sa ngayon, kaya pa ng pondo po ng DOLE yung pagsuporta dito sa mga kababayan natin? Kaya pa, Weng. Kaya pa. Baka may mensahe na lang po kayo na gustong ipahatid sa mga kababayan natin at dun sa mga kamag-anakan po ng mga OFW na nandito sa Pilipinas. Nasa inyo po ang hapag. Maraming salamat, Weng, sa pagkakataong ito. Nais ko ipaalam sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga modern-day heroes, mga bagong bayani, na kayo po ay minamahal hindi lamang ang ating pamahalaan, kundi ang mismo presidente natin. Kaya huwag po kayo mag-alala, handa po ang ating pamahalaan na tulungan kayo sa anumang problema ninyo. At pinag-usapan natin yan, yung po nakikinig na mga papunta ng Riyadh, medyo sinuspende muna namin ang pag-deploy doon dahil hindi pa namin maintindihan kung bakit pagdating ng ating mga OFW doon sa Saudi Arabia ay kailangan i-quarantine sila ng 10 araw. At jack, malaking halaga yan, baka hindi makayanan ng ating mga OFW. Kaya sabi ko, i-hold muna natin ang deployment hanggat hindi natin natitiyak kung ano talaga ang dahilan kung bakit kailangan i-quarantine sila at kung bakit kailangan sila sumagot. So, pagka naman na klaro na nila na check natin na hindi naman kawawa yung ating mga FW, pwede natin nang i-resume yung deployment ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Ayan, Weng, yun ang gusto ko makarating sa ating mga kababayan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng ganito palang requirements ang Saudi Arabia sa mga Pilipino lang po ba? Hindi, sa lahat naman. Sa lahat naman. Kaya lang, alam mo naman yung ating mga FW, pupunta nga doon para maghanap buhay. Hindi pa na nakapaghanap buhay, pinapagastos na naman. Mm-hmm. Hindi biro yung 10 days na quarantine sa mga hotel facility sila. Lipo-lipo yan. Hindi biro yan. Kawawa yung ating mga FW. Ayun. Dapat sinagot po ng mga employer nila kasi para correct, sa pagtatrabaho nila yun. Tama yun. Kaya sinabi ko doon, sinuggest ko doon sa ambassador nila na kung maaari nandun sa kanilang policy, quarantine, institutional quarantine nila na yung gastos ng pag-quarantine ng mga OFW natin sasagutin ng employer at kailangan na sa kasulatan yan. Hindi pwede yung sabi-sabi lang. Mm-hmm. So, may naging tugon na po ba, Sec? Iniintay ko naman ang tugon nila. Mukha naman sigurong maintindihan nila ang katayuan natin. Ayan. So, maraming salamat po sa impormasyon, Secretary Bello. Salamat din, Weng, at magandang umaga po sa inyo. Ang atin pong nakapanayam ay si Labor Secretary Silvestre Bello. So dun sa mga kababayan natin na nag-aabang na po ng kanilang deployment sa Israel, lalo na yung mga caregiver, ay hindi pa rin po yan inaalis ng pamahalaan dahil sa inatabayanan pa kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire na napagkasunduan sa pagitan ng Israeli government at ng Hamas. At dun naman sa Saudi Arabia, ito yung bagong binanggit ni Secretary Bello, ay sinuspindi din muna ang deployment ng mga manggagawa sa Riyadh, Saudi Arabia dahil ito naman sa
bagong requirements na hinihingi po na kailangan ang 10 days quarantine. Pero sabi nga ng Department of Labor ay hindi ito kakayanin ng mga OFW kaya isususpende muna. Pero kung sasagutin ang mga employer ang kanilang Google doon sa mga quarantine hotels, yun po yung inilalakad ngayon ng ating Department of Labor and Employment.